yung kailan ng internet, napag-usapan na ba ng family, or you have really have to wait for Gwen? Yun sana ang target eh, is to wait for Gwen. Hoping na makarating pa siya before. Kasi may plans naman ng day of internment, pero yun nga, inihintay lang talaga si Gwen. It can be moved, or it can be, kung hindi maumabot si Gwen, baka we'll have a day for para sa kanya, para makapagpadasal for na habang nandito si Gwen. So, medyo ano pa, blurry pa kasi talagang maasa na makauwi si Gwen. Kumpirmado na ngayong araw ang pag-uwi ng anak ni Nanay Jacqueline na si Gwen Jack. Bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated sa ating mga susunod na videos. Kagabi ay dumating na rin dito sa burol ni Nanay Jacqueline itong si Pilmar Alipayo at ang kanilang mga anak ni Andy na sina Lilo at Baby Koa. Pagdating nila dito sa Maynila ay agad-agad na dumiretso itong si Papa Pilmar at ang mga bata sa burol ni Nanay Jacqueline upang damayan itong si Andy Eigenman sa huling araw ng burol ni Nanay Jacqueline Jose. Ngunit ito nga ay mukhang ma-extend dahil parating na ngayong araw ang kanyang kapatid na si Gwen. Kagabi ay sinabi nga rin ng malapit na kaibigan ni Nanay Jacqueline na si Bimbo Cerudo na siya ang susundo sa anak nitong si Gwen. At ibinalita nga rin ito sa GMA News ni Carby Basina. Sabi nga nito, Bimbo Cerudo, one of Jacqueline's friends from the music industry, said he would pick up Jacqueline's son, Gwen Garimon Jack, tomorrow morning at the airport. Ngayong araw ay naghihintay na itong si Andy Eigenman para makita ng kanyang kapatid na si Gwen ang labi ng kanilang ina na si Nanay Jacqueline bago nga sila magpaalam dito. Kaya naman nakakatuwa dahil nakahabol ito. Kailan ng internet, napag-usapan na ba ng family, or you have really to wait for Gwen? Yun sana ang target eh, is to wait for Gwen. Hoping na makarating pa siya before. Kasi may plans naman ng day of internment, pero yun nga, inihintay lang talaga si Gwen. It can be moved, or it can be, kung hindi maumabot si Gwen, baka we'll have a day for para sa kanya, para makapagpadasal for na habang nandito si Gwen. So medyo ano pa, blurry pa kasi talagang maasa na makauwi si Gwen. Nag-sink in na ba sa iyo personally si Max? Kasi parang hindi pa raw eh. Mahirap sabihin kung nag-sink in na bang man. Hindi some it could be days pa, some it could be weeks. Minsan it's gonna hit you even after a month eh. Ngayon kasi the realization is, okay, given the body's not here anymore. But every time you hear her name, it always reminds you of, teka, oo nga, wala na. Ano yung ganun? So, akala ko okay na ako eh. Kasi, kagaya nag-taping ako yesterday, I had an option na not to tape. Kasi nga, medyo, mahirap i-absorb din yung nararamdaman ng ni Andy. Sponge ako eh. So, in reality, parang lunch ang parents eh. Alam mo yan? Orphan. But, I would never make her feel that way. And I'll make sure. Kahit sabihin ko ako, hindi. She will never feel that way naman. And, totoo si sabihin ko na, I'll make sure of that. But in reality, yes. So, yun yung ko na parang, ang dami kong iisipin in the next few days, few weeks, few months, few years. Hindi ko masabi. But how's Andy? Yeah. She's coping. On and off emotions for her. Kasi, of course, day by day, you see different people eh. Yung iba-ibang mga nakasalamuhan ni Tita Jane sa industry eh. So, level of
kasi second day ata, sino pang gusto mong makita, tinanong ko siya. May mga binanggit siya. As eventually, the following days, nung nakita niya, nailabas na niya. Tapos, hindi naman ako nagulat na iiyak siya ulit kanina. Pero, yeah, any child naman na nawala ng magulang would always be reminded of yung pagwala na. Konting switch lang ng maalala. Nandirito nga din sa huling gabi ng burol ni Nanay Jacqueline, itong si Syra Bunny Paras. At nandirito nga din, itong si Maricel Soriano. Nagpunta nga din sa huling gabi ng burol, itong si Vilma Santos at ang iba pang mga nakasama ni Nanay Jacqueline sa industriya ng showbiz.